92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Kapatid, magandang tanghali sa iyo. It's already 9 minutes makalipas ang alas 12 in the afternoon ng maulang araw ng Miyerkules. At dahil nga po dyan, ano, mga kapatid, ha, iba yung pag-iingat po ang inaasahan mula sa ating lahat sa loob ng ating mga tahanan at kung tayo man ay kinakailangang lumabas. Mga kapatid, ituloy na nga po natin ang ating H2H Heart to Heart. At syempre, nako, eto na nga ho, kasama nyo na ang Kuya Poy, ang inyong guwapo Poy, na meron ding paalaala naman. Dahil ho, kapag ka ganitong mga araw, alam nyo na, Miyerkules po ngayon, namimigay tayo ng papremyo. Dalawang 250 pesos na cash ang ating pamimigay. Ha, bago matapos ang ating programang ito ng Heart to Heart. Pero meron lamang rin po tayong paalaala naman para sa ating mga kapatid na nanalo na. O, sa mga tinawag na namin ng pangalan, sa mga nabiyayaan na, o eto ha, magkalinawan po tayo para mas maayos ang ating pamimigay sa inyo ng premyo. O, paalaala lang po, hanggat maaari ay pakisilip sa inyong message request ang aming mensahe. Sinisikap po kayong kontakin ang aming mga staff, lalo na nga po yung mga nanalo sa Astig Confessions, maging doon sa iHeartSurf pa premyo. Muli, ibabalik natin ang patakaran. Okay, meron kayong dalawang buong araw, 48 hours, para mag-reply sa aming message. Okay? Ayan, simulan yan ng pagkaka-announce. Halimbawa ngayon, na Miyerkules hanggang Biyernes, meron ka hanggang Biyernes na sumagot. Hahanapin niyo po, minsan hindi kasi dumediretso doon sa message. Okay? Kaya doon sa message request, i-review nyo po doon. Okay, ganyan ha. Sakaling wala nga po kaming makuhang sagot sa ipinadala naming mensahe, ibig sabihin po noon ay mavo-void ang inyong premyo. Pero wag po kayong mawawala ng pag-asa, ibibigay lang rin naman natin ha, sa mga susunod pang pwedeng bigyan ha, ang inyong papremyo na 250 pesos o kung ano pa man yan. Okay? At sa iba nga pong mga naging winners natin noong nakaraang araw, noong nakaraang linggo na hindi pa rin nakukuha ang kanilang mga pamigay na papremyo, eh, mas maigi po na makipag-communicate na nga po kayo sa amin. Ha? Ayan, para maayos na po natin yan. Oo. At syempre, dahil nga ho eto, inuulan ho tayo. Inuulan din po tayo ng biyaya. At gustong-gusto po namin magpasalamat dahil ito rin po ang ating anniversary sa Heart to Heart. Ito po ang unang taon, ang 2023 of last year. Diba, October 23, 2023, unang umere ang programang H2H, ang programang Heart to Heart. Kasama nga po ang inyong lingkod na si Kuya Poy. Maraming salamat sa isang taon po natin pinagsamahan. Last ko na po ito. Ay, hindi naman pala. Kaya happy, happy anniversary. O, nandiyan o, naku, nakita ko na ang magandang ngiti ng aking bossing na si Ma'am Cherry Baile. Nagpapabili na yata ng pagkain si Ma'am Cherry. Nagpe-place na siya ng order. Pero mukhang ako ang magbabayad. Ayan, pero okay yan. Di ba, para masaya naman po tayo. Oo, masarap yung medyo masabaw kasi yung panahon, di ba? Oo, Ma'am Cherry, ikaw na bahala dyan. Ikaw na mag, Tsaka si Aaron Tolentino ang mag-aabono. O yan, maraming salamat po. At sa mga kapatid natin na sumuporta sa ating isang taon ng programa na H2H, happy, happy anniversary po sa inyo. Sa lahat ng mga nag-share araw-araw, sa lahat ng mga natututo, sa lahat ng mga sumasali sa ating mga segment, ha? At sa lahat din ng mga sinasabi ninyo, natulungan po namin kayo para mapag-ayos, di ba? At ganun din, sa lahat din po ng mga nayamot, sa lahat ng mga nainis at mga nag-away, maraming salamat din po sa inyo sa isang taon natin pinagsamahan for more years to come. Yeah, happy, happy anniversary! Ay nako, sige! Dahil 20 minutes na makalipas ang alas 12 ng tanghali, nasabi na ang mga dapat nasabihin na importante. I-share nyo na nga po nang i-share ang ating live streaming dahil maganda na sa oras na ito. Umpisa na natin! Tuloy-tuloy po tayo at aantabayanan na namin ang inyong mga astig advice para sa ating H2H Astig Confessions.
Mga kapatid, ito na nga po ang bahagi ng ating programa kung saan ay talaga naman magkakalkal na nga po tayo. Ganyan naman ho ginagawa natin lagi, di ba? Kahit na walang bara sa kanal. O kahit nga ho, kahit na maaraw, eh meron tayo laging kinakalkal. Lalo na kapag ka narinig na nga natin yung H2H Confessions. Ayan, at inaantabayanan na nga po namin ang inyong mga astig na confessions. At syempre, hihintayin din natin ang inyong astig advice sa mga pinagdaraanan, sa away pamilya, misunderstanding na magjowa, o kaya naman mga kwento ng kabit. Ganun, simple, diba? Straight to the point. At sa bawat astig advice nga at sa mga astig comments natin, may chance rin po kayong mabiyayaan naman ng 250 cash prize. Okay? Ayan, simple lamang naman po ang aming kahilingan. Hindi man ho kami komplikado, di ba? Sinisimplify nga natin yung mga komplikado ninyong kalagayan sa inyong relationship. Kaya kami naman may simple lamang din na request. Isama nyo lamang po ang hashtag astigadvice para sa inyong mga komento at para sa inyong mga advice sa ating makakausap ngayon. Okay? Ayan, at syempre, o eto rin po ha, hindi lamang po doon sa comment section kami titingin. O aantabayanan din po namin ang inyong mga tawag. Ha? Eto po ang ating mga hotlines, 8689-3289 o kaya naman ay ang 8689-3290. Okay? Pwede po kayong tumawag sa amin, mga kapatid. Kaya halika na. Umpisa na nga po natin at mukhang mainit na itong gustong mag-confess, gustong magtapat ngayong tanghaling tapat. Bumabagyo rin kaya ang kanyang mga statements. Halika na. Umpisahan na nga natin ito. H2H Astig Confessions. Mga kapatid, Disney princess daw kung tratuhin itong girlfriend na ito. Pero alam nyo ba, si Leia, nagawa pa raw na lokohin at ipagpalit ang kanyang jowang si Jonathan sa katrabaho raw nilang chick boy. Okay? Ang depensa naman itong si Leia, ito raw kasing si Jonathan, hindi naman daw ma-feel ang pagiging touchy niya o pagiging showy niya doon sa kanya. Pero itong si Jonathan, sinasabi niya naman na nag-e-effort naman daw siya, plus nagbibigay din daw siya ng mga regalo pa nga dito kay Leia. Kaya kausapin na natin, 27 years old, mula sa Bulacan, si Jonathan, magandang tanghali sa'yo. Jonathan! Magandang tanghali po. Mm-mm. Ang sabi ni Leia, hindi ka raw showy, hindi ka rin daw expressive. Baka naman para kang tuod kapag ka magkasama kayo, pare. Yun na nga po. Kasi before naman kami mag-start na sa relationship namin, way back 1 year and 6 months ago, bago niya ako sagutin, sinabi ko na hindi naman talaga ako showy, hindi ako clingy. Uh-huh. Hindi ako makapag-holding hands in public. Mm. Hindi ako mabulaklak manalita. Mm-hmm. Ganang bagay. Tapos, tinanggap naman niya ako. Pero sabi ko naman sa kanya, ang mapapromise ko sa kanya is yung act of service. Oh, act yung pagiging guest speaker. Oh, sorry, gano'ng nga ulit kayo katagal na naging mag-on, Jonathan? 1 year and 6 months. 1 year, 6 months, nakita mo naman yung loyalty na Leia sa'yo. Nung maayos na maayos pa kayo, okay? Pero hindi ba siya yung tipo ng karelasyon na, uy Jonathan, ayoko na ng ganyan ka, baka naman pwedeng adjust mo konti yung sinasabi mo na kung papaano ka magpakita, mag-express ng pagmamahal mo, baka naman tinutulungan ka niya. Ikaw, masyado lang stiff, masyadong rigid, at hindi mo talaga ginustong i-adjust yung... di ba, kapag ka gusto ng yakap, ayoko, hindi kasi ako yumayakap. O kaya, akbayan mo naman ako, alam mo yung naglalambing na karelasyon, ayoko, baka may makakitang iba, baka kung ano pang isipin nila. Meron kasi mga ganon. Ganyan ba si Leia? Sinasabi niya naman sa'yo? Yes po, sinasabi naman niya, talagang totally mali ko na rin naman talaga sa part na hindi ko ma-adjust yung sarili ko. Nagigets ko siya doon.
Did you even try na baguhin yung pagtrato mo sa kanya? Since binibigyan ka nga, kumbaga ay inaalalayan ka niya. Ganito naman, lambingin mo naman ako. Wala akong pakialam kung in public yan o kapag ka tayong dalawa lang. Don't be too stiff. Actually, ginagawa ko lang. I'm not sure kung sinusubukan ko ba, pero for example, siya naman yung humahawak sa akin in public. For example, nakikipag-coordinate siya. Hindi ko naman siya nilalayo. Hinahawakan ko rin naman siya. Parang ganyan lang. Parang sinasagot ko rin naman yung mga kailangan niya sa akin. Ginagantihan. Pero yung ako, yes. Pero yung ako mismo yung hawak sa kanya, nakikipag-coordinate, liyakap, bigla-bigla, hindi ko rin talaga ginagawa yun. Iyon. At sa tingin mo, nang dahil doon sa mga bagay na yun, yun lang ba talaga ang dahilan para ikaw naman ay iwanan? Eh sabi mo nga, more than a year kayo na naging mag-on. Yun lang kaya talaga? Based explanation niya, yun lang daw kasi talagang hinanap niya yung pagkukulang ko sa iba. Mm-hmm. Kasi pero nga, siguro, nadala na rin siya rin sa lalaki dahil yung lalaki nga mabulaklak manalita, sweet, hindi ko rin siya masisi sa ganun part. Oo, magkatrabaho ba kayo nitong si Lea o hindi naman? Magkatrabaho kami. Nung nakilala ko siya, same kami ng department, pero nagkaroon ng konting problema, so nagpunta siya sa ibang department. Ano kaya yung problema na yun? Hindi ba may kinalaman yan sa kanya, sa'yo, papaano? Anong problema ba nangyari? Hindi naman yun. Yung lalipat siya ng ibang department, it's all about the job itself, no? Parang bumagtak siya sa stats, then nilipat siya sa ibang department. Okay. Inaalam ko lang kasi baka naman na, di ba, baka merong record na nakikipagrelasyon itong si Lea na ganyan. Teka lang, hindi na kita pipigilan. Okay lang na iwanan ka na niya. Kung ganun ang naging record niya, kaya siya kailangan lumipat na ng ibang department. Pero sabi mo nga ay ipinagpalit ka nito doon sa lalaking malikot o yung chick boy, yung kung kani-kanino. Paano mo naman nasabi yun? Alam mo ba, naging barkada mo ba? Sabi mo nga magkatrabaho kayo, natural, kasing katrabaho mo rin yung lalaki. Ganun mo ba siya kakilala? Actually, si girl, hindi ko talaga naiisip na gagawin yun. Kahit na tanungin ko lahat ng katrabaho ko, hindi nila din naiisip na gawin niya yun. Kaya hindi rin ako nung mga last month pa, may mga nagtatanong sa akin kung kamusta na ba ang relasyon namin. Tataka na rin ako bakit nagtatanong sila. Pero sinasabi ko okay lang. Kasi hindi, wala talaga ako idea na magagawa niya yun. So, ang nangyari, one of my friends, saka friend niya rin doon, ka-department niya, kinausap ako na sabi niya sa akin hindi na raw niya kaya yung nakikita niya. Kaya kahit nakaibigan niya, sinabi niya. Okay. Tapos may mga iba pa akong kakilala doon na dati bago kami, maging kami, mga nakakainuman ko dati, nakikita din nila. So, confirmed. Pero ikaw ba, kinausap mo na itong si Lea about yung issues na ibinabato sa kanya? Yes. Definitely, kinausap ko naman siya. At anong sinabi niya? Nung una, sinasabi niya firm daw siya na hindi niya ako niloko. So, nung kinausap ko siya, konti pa lang naman yung mga araw na yun. Tapos, parang binabaliktad niya yung usapan, inalam niya muna, ano bang nalalaman mo? Sabihin muna, sabihin mo sa akin. Mm-hmm. Tapos, siyempre ako, yung mga nalalaman ko, ayoko rin namang madama yung mga nagsabi sa akin kasi tumulang ako na pinaman. So, hindi ko na sinabi yung mga nalalaman. Okay. Pero may mga nabasa din naman ako. In short, kinoconfirm niya ba o hindi? Parang nire-reverse psychology niya. Kinoconfirm niya yung mga alam ko sa kanya. Ang gusto niya lang sagutin ay yung mga alam mo. So, aarali niya kung ide-deny niya or co-confirm niya. So, ano nga ang nangyari sa pag-uusap ninyo? Jonathan, medyo nalalabuan ako eh. Kinausap mo siya, kinumpronta mo na nakikipaglandian ka sa ibang lalaki habang tayo, at ano yung sagot niya? Sabi niya firm daw siya na hindi niya ako niloloko. Pero ako sarili ko, may mga proweba na ako. So, ang ginawa ko, sabi ko, maghiwalay na tayo. Uh-huh. Actually, a live-in partner na kami kasi. Uh-huh.
So, ngayon, magkahiwalay na kayo talaga. Literal. Yep. Mm-hmm. So, after nun, sabi ko, aalis ako dito sa bahay. Pero, umalis ako isang araw. Bumalik ako. Sabi ko sa kanya, na-realize ko na hindi naman ako yung nagloko. Bakit ako yung magsasuffer na naghahanap ng matuloy. So, ano nangyayari ngayon? Parehas pa rin kayo umuwi sa parehong bahay? No po. Ang ginawa ko, pinalayas ko siya. Nung una, ayaw niyang umalis. Mm. So, binigyan ko siya. First time ko po yun na sinabihan siya ng masasakit na salita. First time ko siyang namura. Kasi never ko po siya talaga binumura at sinasabihin ng masasakit dahil experience nga raw sa ex niya. Sinasaktan siya, minumura siya at sinisigawan siya. So, never kong ginawa sa kanya. Mm. Yun lang yung araw na ginawa ko. So, ganito. Kahit pa nga nasabi mo yun, umamin ba siya doon sa kalokohan kamo na ginagawa niya o hindi? Hindi, pero nung araw na yun hindi pa siya umaamin. At ano ba yung mga ano ba yung mga pruweba na sinasabi mo? Meron bang pictures, merong videos na talagang hindi lang siya kwento, talaga naglalandian sila, talaga magka-holding hands sila, talagang ano ba ang mga pruweba na meron ka? Lahat ng mga kilala ko nalalaman niya, may screenshots ako ng messages niya. Like for example, sabi ni Leia, kung wala lang ako sa sitwasyon ko, masaya lang sana tayo. Sabi niya rin sa guy. Sa lalaki. So, yung sitwasyon na yun, ibig sabihin yung magkalitin kami sa isang bahay. Mm-hmm. Tapos, nagsasama daw sila, nakikita ng mga katrabaho, ka-department ko, saka ng mga ka-department na kilala ko. Kapag nakalimpa ko, nandun sila sa smoking area. So, hindi ko alam yung mga ginagawa niya. So, na-confirm ko lahat kasi sabi ko sa kanya. Kasi never ko hinawakan din yung cellphone niya. Dahil malaki nga yung tiwala ko sa kanya. So, sabi ko sa kanya, for the first time, kukunin ko yung cellphone mo. Kailangan kumabasa yung conversation. Okay. At napatunayan mo nga na meron talaga. Asa, binura niya, hindi mo na nabasa? Yes, sa harapan ko mismo binura niya yung conversation. Okay. Sige, ganito ha. Meron, nasa linya natin ngayon si Jonalyn ng Laguna para sa kanyang astig advice. Ano ba maibibigay ni Jonalyn sa'yo? Jonalyn, magandang tanghali. Magandang tanghali po. Anong astig advice mo para kay Jonathan? Ang ma-advise ko lang talaga, sa tingin ko yung babae kasi talagang nakahanap na siya ng ano, nung ibang guy na tingin ko hindi talaga siya totally na ano, hiniwalay ang kanya na dahil lang doon sa mga simpleng rason niya. Tingin ko talaga na in love yun doon sa lalaking yun. Kasi sabi mo, katrabaho rin eh. Lagi mo kasama yung dalawa. Siguro yung mga hindi niya nakikita sa'yo, nakita niya doon sa lalaki. Okay. Kaso siya rin naman yung, parang di rin naman yung hawalan sa'yo kung tutusin. Kasi yung kwento mo, parang okay ka naman maging boyfriend, gano'n, naging honest naman sa kanya. So, talagang decision niya yun. Ibig sabihin, parang hinanapan na lang ng dahilan. Oo, gano'n po. Parang gano'n na lang, hinanapan na lang ng butas para makipaghiwalay. Umanap na lang ng dahilan para makipaghiwalay sa'yo. Maraming salamat sa'yo, Jonalyn ng Laguna. Narinig mo yun, Jonathan, ha? Yep. Na parang hinanapan ka na lang ng dahilan. Ito, basa lang tayo ng ilan sa mga Astig Advice, hashtag Astig Advice comments. Sabi ni Gail Enriquez, hiwalayan mo na yung manluloko mong girlfriend. Hirap ng pagkatiwalaan yan. Once a cheater, always a repeater. Ayan, at syempre, si Jomar Kakal, ang aking Astig Advice kay Jonathan, please know your worth. Ikaw ang makakapagsuri ng sitwasyon. Ikaw ang mas nakakakilala kay Leia. Para naman kay Leia, hindi ka marunong makontento. Kaya sa tingin ko, hindi mo deserve ang tulad ni Jonathan. Kaya it's time to heal and move forward. At sa pagkakataong ito, Jonathan, ano ba ang gusto mo namang mensahe na sabihin para kay Leia? Go ahead. Leia, alam mo naman siguro kasi before tayo mag-start, nangyari na rin sa akin yung panloloko. Naloko na ako bago mo ako niloko. Dahil doon, yung mga nakaraan, bago nga tayo mag-start, sinabi ko sa'yo nakulong ako dahil ginantihan ko yung lalaking tabit ng ex ko. Tapos, akala ko, hindi mo na ako lulokohin kasi hindi ko naman nakikita sa'yo yung mga panahon na yun.
Inask mo ako na makipag-live in sa'yo kasi nahihirapan ka na sa bahay mo. Then I took responsibility out of your parents para at least masuportahan kita. So bilang boyfriend, nakita ko na hindi tapat yung kinikita mo para mag-solo ka. So sinamahan kita. Tapos naging masaya naman tayo. Tama ka, may pagkukulang ako. Hindi ako showy. Pero pinangako ko naman na babawiyan kayo yan sa mga service na gagawin ko sa'yo. Sa mga regalo na ibibigay ko. Which is para sa akin na ito. Masakit lang sa akin kasi feeling ko naging ungrateful ka. Mas pinili mong mapunta sa taong mabulaklak manalita. Na tapos ako, nagbigay sa'yo ng napakaraming effort. Mas pinili mo pa siya. Okay, Jonathan. So for now, talagang tapos na. Ayaw na. Yes po. Kasi na-experience ko na kasi yung lokohin din dati. Ayan, pero Jonathan, alam mo, no, narinig ko kanina na sabi mo nakulong ka na dahil nga niloko ka dati ng babae. Sana wag na mangyari ulit ito, ha? Wag na mangyari yung the same situation kay Loya, kay Leia nang dahil sa sama ng loob. Please. Okay? Hindi na kailangan magkasakitan pa, may kulungan pa, ganyan, wag na. Okay? Yes po. Ano ko na naman po, sinabi ko rin naman sa boss ko, na the only reason kung bakit hindi ko binubugbog yung lalaki is because hindi ko nakikita. Pero after a few days, kinalmahan ko na lang rin naman yung sarili ko. Sabi ko sa kanila, kung gusto na lang talaga yun, sige, hayaan ko na lang. Hindi na ako magpapa-HR, hindi na ako kikipo sa office, magpapakasaya na lang akong anong meron. Okay. Yan. Basta cool ka lang, ha? O, kalma na lang, Jonathan. And I wish you all the best. Ayan. Alright. Sige, maraming salamat sa iyo, Jonathan, ha, ng Bulacan. At syempre, nako mga kapatid, eto na nga po ang ating mga winners naman ng 250 pesos cash. Congratulations to you, Christine Lazo at si Jonalyn ng Laguna. Kapatid, nako, dapat pa nga bang pagkatiwala ang muli ang jowang nagloko na sa'yo? Eto na nga po ang inyong mga mabibilis ding mga kasagutan. Sabi ni ZZ, mahirap kasi talagang ibalik yung tiwala eh. Lalo na nga nag-cheat na siya sa'yo, not just once but twice. Mag-jowa pa lang kayo, nagawa niya na mag-cheat sa'yo. Ano pa kaya kapag ka mag-asawa na kayo? Ayan, at syempre, sabi naman ni Ariel Tugbo, kung tutusin, nanloko na. Bakit pa pagkakatiwalaan? Pero kung totoo naman ang kanyang ginawa, nasa kanya na yun at nasa akin din. Ayan ha, yung iba sinasabi, hindi ko na pagkakatiwalaan yan. Nahirapan nga ako eh. Ayan. Pero kung ano man ho ang trip ninyo, eh ang mga tao ho eh talaga hong nagkakamali, mga kapatid, okay? Ayan, pero kung ang pagkakamali nga ay naulit na naulit pa, sinasadya na po iyon. O, panloloko na talaga ang gustong gawin nun. O, kaya naman, okay lang magpatawad, pero not necessarily okay na tanggapin ulit ang mga taong nanloko sa atin. Depende sa kung gaano kalalim ang panloloko na yan. Mati, bukas pong muli magkarinigan tayo alas 12 ng tanghali. Mag-iingat po kayo ha sa bagyong Christine. Stay safe, stay dry. Nakasama nyo nga po ang inyong kuya po, ang inyong guwapo po para sa uma-anniversary ngayon na Heart to Heart.